Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good afternoon. This is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. Today is Wednesday, November 10. Time check 14:42 hours. So ngayon ang aking topic ay yung golden snail kuhol. So bago muna ako magpatuloy sa aking topic, mayroon muna akong ipalala sa aking mga subscribers at saka yung hindi pa nakapag-subs sa aking channel. So, ang aking ni-request ay kung baguhan ka pa sa aking channel, maari lang click mo yung aking notification bell so that ikaw ay ma-notify palagi sa aking mga bagong upload. At huwag ka na lang maglagay ng ano pa ba rin na subscribe na kita host kasi ma-spam tayo niyan. Yung subscriber mo ay hindi yan mag-pop out doon sa aking channel. Sayang ang iyong oras na pag-subscribe. Kaya manood ka muna ng aking video at least mga 6 minutes at bago ka mag-click sa isang notification bell icon at huwag ka nang maglagay pa ng anong message dyan. Basta i-click mo lang na subscribe na ko sa subscriber list at saka yun lang, magpa-pump-out na doon yan at balikan kita na mga within 1 day para ay talagang hindi mawala. Yun lang talaga ang aking request sa mga nagsusubscribe kasi maraming nagsusubscribe na naglalagay doon na subscribe na kita host, na di kita na kita host kung ano-ano pa riyan. Ha? Yung bahay mo host ay dinadalaw ko na. Yan ay mga spam words. Hindi katulad nung una na medyo halata yon kasi ngayon nagbago na yung Google kasi mayroong mga YouTube creators na naglagay na mga ganyang tagline kaya maari nang madaling madetect sa Google o sa YouTube na gayon ang ginagawa na saging, bigyan kita ng saging, yun, pangit na yun, huwag ka nang maglagay, basta mag-click ka lang sa notification bell icon, so automatic na mag-pump out doon yan sa channel na iyong pinapanood. So yan ang aking mga munting kahilingan sa aking mga baguhang mga taga-sunod at taga-subscribers at mga maraming salamat din sa aking mga subscribers na mga patayeng gahi o diehard subscribers na undying support sa aking YouTube channel. Thank you very much for subscribing me and supporting me my channel. So balik tayo ngayon sa ating topic, yung golden snail kuhol. Yung golden snail kuhol, bakit siya nakarating dito sa Pilipinas? So ano bang bansa ang pinanggalingan ng golden snail kuhol? Sa aking pag-re-research, yung golden snail kuhol ay dalawang uri ng golden snail kuhol, yung POMACEA CANALICULATA at POMACEA MACULATA. Yung POMACEA MACULATA ay wala dito yan sa atin. Ito lang yung species na nandito sa atin, yung POMACEA CANALICULATA. Ito yung exotic at invasive sa mga rice field. Ito ay mabubuhay ng 3 years dito sa low temperatures sa ang kanyang buhay. Pero mayroong reports na sa linistis na yasus na mabubuhay siya hanggang 10 years. So ang pangingitlog naman nila ng kuhol ay once in a month. Eh, sa dami-dami nila yan. Tuwing gabi, mayroon talagang nangingitlog dito sa mini dike. Kasi yung kuhol, pag sila ay mangingitlog, umaakyat yan
doon sa itaas upang mag-itlog. Hindi sila mag-lay ng kanilang eggs doon sa watery system o yung tubigan. Ito yung kohol. Yan. Ito. Maitim. Maitim na lang ito siya dahil narito kasi sa putikan nakatira. Pero kung hindi ito siya sa putikan nakatira, kung doon ito siya sa malinis na tubig, hindi ito siya ganito ang kulay. Ito ngayon, yan, no? May pagka golden snail. Ay, golden snail, golden ang kulay. Yan. Ito yung laman loob ng kohol. Pero sa ibang lugar kinakain to nila, pero dito sa amin hindi to kinakain dahil yung mga tao dito ay parang nangdidiri. At saka nandito kasi siya sa palayan, maari ang isang tao na kumakain ito ay malalason, kaya hindi siya kumakain ito. Maari yung ibang doon sa wote, sa river ay makakain, pero pambihira lang kumakain ito ng kohol dahil sa kanyang kulay ng itlog na kulay pink. At saka marami siya pag mangingitlog. Hindi siya katulad ng ibang snails na ang kanilang itlog ay kulay puti at konti lang. Pero itong kohol natin dito sa atin sa Pilipinas ay galing to sa South America. Ang simula nito galing sa Florida to Argentina, Brazil, hanggang nag-travel papunta ng Taiwan o southern part of China. Dito yun ang galing yung kohol. Doon naman sa China, kinukuha nito nila kasi mga rice, mga kuan sila, kumakain ng mga snail, pinaparm nila ito nila. Yung dito naman sa atin sa mga Pilipino, yung nakarating siya dito sa atin sa Pilipinas, noong mga early 82s, 1982, nakarating to siya dahil sa mga farmers, yung nagpa-farm ng snail. Kaya yun ang dahilan, nakarating siya sa Pilipinas. Kaso lang, medyo hindi mabinta ang snail dito sa atin dahil sa, ika nga, yung kulay niya sa itlog at saka yung iba ay nangdidiri. So hindi kumakain. Kaya yung iba siguro sa pag-farming nila ay hinahagis na lang nila doon kung saan-saan, sa ilog ba o sa mga bukirin. Yun, nilalagay nila doon at naanod sa tuwing magbaha at pumunta dito sa palayan. Yung snail pa naman dito sa atin ay invasive. Malakas siyang kumain ng palay. Yung young rice, ito yung mga kalabang mortal ng mga magsasaka dito sa atin dahil masyado siyang invasive. Ang kohol ay nag-originate talaga sa Argentina, America, Brazil, at nagpunta doon sa Taiwan upang doon dumami. At namataan naman ng ating mga Filipino farmers ay yung snail farmers na gusto mag-alaga nito. Yung mga mag-alaga na mahilig ng mga exotic na alagain, hindi nila alam na ito pala ay makakisira doon sa palayan. Kasi ini-introduce to sa atin, ini-introduce to na sa Amerika, papunta rito sa Asia, dahil yung mga farmers nila doon ay nahihirapan. So kung paano to masugpo ang isang kohol. Yung kohol lang talaga ang pinaka-invasive dito sa atin. Yung kohol, masyado isang matakaw kung ang iyong palay ay yung bagong young rice na tanim ay bata pa. Nag-iedad ng mga 2 weeks. Kinakain nila yung tuwing gabi, kahit araw kinakain nila. Nilalantakan yung dahon ng maliit na tanim ng palay. At mayan, at pagka-inumagahan, nauubos na, kunti lang natira. So buti na lang dahil hindi uso dito ang hybrid rice na itinatanim, inbreed lang. Kaya mayroon pang mati, kasi minsan tinatanim itatlong butil ng palay, so mayroon pang matira at saka mayroon pang matira dito sa ibaba na ginagawa nilang materials for replanting. Ito yung kohol. Yan, kung titingnan mo siya, ang kohol medyo talaga yan ang kulay niya, oh. At sana nagdala ko ng pliers at hinihila ko na. Ito yung laman loob niya ng kohol. Ayan, sa dami nito nila, ayan, talagang makapagparami sila ng itlog. Sa itlog pa naman, hindi pare-pareho ang dami ng kanilang
inililay na eggs, mayroon 20, mayroon 40, mayroon na rin yung konti lang, depende sa naglay ng itlog. Kung malaki na yung kohol, marami na siyang itlog na mailabas. Yun lang ang number one problem dito sa mga magsasaka dito sa amin, lalo na yung tubig namin dito ay water irrigated system, kaya yung kohol ay hindi talaga mawala-wala kahit yung palay mo ay kuha na, yung malaki na, doon sila mag-iitlog doon sa itaas, pero hindi na sila makapaminsala doon sa iyong palay. Kung ang iyong palay ay nag-iidad na ng 1 month, hindi na pwede nilang kainin. Yung dahon na lang ay yung mga damon lang dito sa ibaba, yung bagong sibol, yun ang kinakain nila. Pero yung iba, mayroon nagkaroon ng seminar kung paano pagsugpo ng kohol. Yung iba kasi, nilalagyan nila ng balingbing, yung bunga ng balingbing, nilalagay nila doon. Kalimutan ko na sa English yung prutas na yun. Pero naalala ko. At saka yung dahon ng papaya, yun ilalatag nila dito. Kaso lang, kung panahon naman sa hindi tagbunga ng ganyang uri ng prutas at saka yung papaya, mauubos ang dahon, mamamatay rin yung papaya. Kaya ito talaga, ginagamitan lang nila ng pamatay ng kohol, yung bayonet. Yung bayonet, isa siyang uri ng molesticide na pellets. Ang ginagamit yan, yung pellets na yan, mga 2 weeks bago siya tuluyang malusaw. Yung lalagyan mo lang ng pellets, kung gusto mo, yun lang may tubig, yung walang tubig, huwag mo lang lagyan. Pero mas mabuti na lagyan mo na lahat, kaya baka yung kohol ay gumagapang doon sa walang tubig at doon sila aakit sa kabila. Mas mabuti na yung lahat ay lagyan mo para kung maapakan man niya yung mayroong pellets, ay mamatay siya. Ang pamumuhay ng kohol, 3 to 10 years ang sinasabi. So yan lang ang aking mga maitapi ko ngayon sa aking vlog na ito. This is your Yuyo Sam. See you on my next vlog, and don't forget to subscribe and like and share it to your principal. See you, and God bless us all, and bye-bye.